Alright, mga gilyo kong taga-subaybay, narito na po ang part 3 ng ating ODIC or Observation, Description, Identification, and Control. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and follow po my Facebook and YouTube channel, at paki-subscribe na rin po. So, ano po ba yung part 3 ng ating ODIC? Narito na po, inyong pakinggan. Description is the natural and factual reporting of one's observation or the experience recounted by another person. Yung pag-describe daw po, isang natural na paraan ng pagre-report base sa ating naobserbahan at karanasan na yan po kung paano natin nakikita o naalala yung isang tao. Sapagkat sa bawat workplace po naman natin, hindi man po 100%, pero meron po talaga dyan kapag tinanong tayo at tin-describe, more or less po ma-re-recount natin yun, no? Nakita mo ba yung dumaan dyan na babaeng mataba, na blonde yung buhok, na may bit-bit na backpack, mga ganun halimbawa. So madali natin siyang ma-identify o ma-describe. Describing is communicating by means of words, signs, actions, or other means wherein you convey your impressions on the things you have observed. Yung daw pong pagdi-describe ay isang pakikipag-communicate sa pamamagitan ng maaring salita, no, pagsisenyas, ng aksyon, at iba pang mga paraan kung saan ikinoconvey mo yung iyong impression mula sa isang bagay na iyong na-observe. The method used in observing is also applied in describing. Your description will depend how good is your memory and your ability to reproduce them in words. No, yung method daw ng iyong pag-observe ay may apply mo depende sa iyong memory at ng ability mo na alalahanin yung mga salita. Describe what you have observed by process of association, imitation, and repetition. Describe mo raw yung mga naobserbahan sa pamamagitan ng pag-associate, no? O imitation, paghalintulad o paggaya, at repetition, no? O pag-uulit. Sa pag-describe po ng isang person, describe the person by associating him or her with a well-known personality who has similar appearance or characteristics. Describe mo, kamukha ho ni ganung artista o nung ganung comedian. You may also describe the person by imitating his manner of action, language, or movement at the time of observation. Gagayahin mo siya. Manner ng kanyang pagsasalita, ng kanyang kilos, galaw, nung mga oras na siya iyong maobserbahan. The purpose of description is to help the person with whom you are communicating to visualize and identify the person you are describing. No, ang purpose, layunin ng pag-describe mo ay para tulungan ng isang tao kung saan ikaw nakikipag-communicate, no, pamamagitan ng pag-identify ng isang tao na iyong didi-describe. Now, there are negative objectives to describe people. Boorish, ill-mannered and coarse in behavior. Cantankerous, stubbornly obstructive and unwilling to cooperate. Belligerent, characteristic of an enemy or one eager to fight. Machibilian o makibilian, tama ba yung grammar ko? Cunning or tricky, and slothful, disinclined to work or exertion. Yung style ng kanyang buhok sa mga lalaki, gaya ng inyong nakikita sa inyong monitor, yan po ay mga uri ng style ng buhok ng mga kalalakihan. Pili na po kayo dyan
And of course, sa mag-isa mga female or kababaihan, as you can see, the style of hair for women, nakikita pa rin ninyo sa inyong mga monitor. Now, sa pagdi-describe po, ginagamit ng ating mga agent yung cartographic sketches of people. Tulad pa rin po ng inyong makikita sa inyong monitor. Panoorin po ninyong mabuti kung ano po yung cartographic sketches of people. Yan po ay manggagaling doon sa mga tao na pwedeng witness, at sila po magdi-describe kung ano yung kanilang naobserbahan, nare-recall nila, nare-recount nila base sa na-store sa kanilang memory na itsura nung ina-identify sa kanilang tao. Now, kung object naman ang i-describe, begin identifying of what is common and easily discernible about the object you have observed. Ano yung common at mas mabilis na ma-identify yung object na base sa yung nakita. Point out any distinctive characteristics. Mamaya po makikita nyo kung ano yung mga distinctive characteristics. For instance, if the object is a car, don't just say it's a car, but rather a red two-door Toyota car. For example, is a much better description then followed by other specifics. At yung nga po, yung for instance, na pag-identify na isang object, huwag mo lang sasabihin kotse. Mas maganda sasabihin mo isang pulang two-door Toyota car. No? At syempre, mas maganda kung nakuha nyo plate number. At ito po yung example ng isang object. Now, ano yung mga distinctive, no? Na pwede nating pagdudahan, no? Katulad ng yung nakikita sa inyong mga monitor, no? Merong no return address, no? Made from foreign country. Excessive or no postage, no? Yung rigid or bulky envelope. At yung address is badly typed or written, mali pa yung spelling, mali yung title at walang pangalan, o mali yung title at mali ang pangalan. May mga restrictive markings ang tinatawag. May sign ng stain o basa. May nakalawit na wires. No? Yan yung mga kaduda-dudang ano, objects. Panoorin pa po ninyo. At ang mga precautions dyan, no? Never accept mail, especially packages while ni foreign country. Kapag ganyan ang mga nakita nyo, mga palatandaan. Make sure family members and clerical staff know to refuse all unexpected mail at home or in office. And always remember, it may be a bomb. Treat it as suspect. Kapag ganyan po ang itsura ng object. Now, in describing a place, indicate the general location and its proximity to an outstanding feature. No reference point. No, the reference point, halimbawa, hindi mo kabisado yung lugar. Andito ako kamo sa kanto ng ano eh. Ganyang street. Tapos may mataas na poste na nakalagay doon, di-describe mo na kung ano yung mga signboard na signage na nandoon.
Tapos sa kaliwa nito, may ganyang building na kulay ganyan na puro salamin. Describe its nature, condition, and general use. If indoor, a better description is to draw a sketch or an outline where the place can be found. No, kung magagawa natin, describe yan sa pamamagitan ng pag-i-sketch. Kung yan indoor, nasa loob. No. Kaya describe natin yung nature niya, yung condition, at yung general use. At ang good example dyan, kung napanood niyo yung first movie ng Taken, no, o yung Taken 1, kung saan nakidnap yung kanyang anak, na-abduct, sa pamamagitan ng kanyang mga nakakita lang, dinescribe ng kanyang anak sa kanyang tatay. Doon nag-umpisa mag-anap yung kanyang tatay. Yan yung mga best example. Bawa, beach. No? Now, kung ang i-describe mo naman isang event, of course, you must describe the nature of the event or occasion. Bawa nga, yung beach na pinakita natin kanina. Take note of its purpose, scope, and coverage. Ano ba yung purpose nun? Ano yung scope nun? Ano yung kinocover mo ron? Indicate time and reconstruct the series of action or movement of people involved. And describe the resultant effect of that particular event occasion. So, very self-explanatory naman yan. Yan eh, guide lang sa pag-describe ng event kung sakaling kayo ang pag-describe. Now, in order, para bigyan pa kayo ng ibang idea, paano mo i-describe, no? May layout, no? Introduction, mention yung name, type of event. Bakit may sila nagse-celebrate ng ganong event? No? Set the time, o scene, no? Oras, saan lugar. Actual description of events. Ano yung costume nila? May mga games ba? Make your description vivid, no? Using the narrative technique and the variety of adjective. Example, crowded, no? Brightly, colored, clapping, cheering sounds. Maingay, di ba? Halimbawa, ganun mo i-describe. Papalakpakan sila, nagsisigawan sila. Mga very makulay, sabi nga. Mayroon kang conclusion, no? Final thoughts, comments, feelings. Ganun mo i-describe ang isang event. Because identification is the process or a means of establishing proof, one's identity, image, or stage of being. Identification is essential to the controlling function. The task becomes easy and virtually reduce the burden of supervision and control of individuals as to their identity and movement. Ito pong identification ay isang proseso na kung saan ay ini-establish mo yung proof, no, yung kasiyahan, yung katotohanan ng identity o image ng isang state of being, no, pangyayari, lugar, o person. At ang objectives ng identification is number one, to include or exclude the person as member or non-member of a certain class or group. Example, employees, visitors, etc. I-include mo siya or exclude mo. Number two, allow or deny admittance to a place. I-allow mo ba or i-deny mo? To issue or withhold material or information. Ibigay mo o hindi? Now, when we talk the criteria in identification process, kailangan yan is valid. Validity niya. Valid ba? Easy to use. Reliable ba? Resistive to surreptitious use or counterfeiting. No? Baka peke. Like ID badges, many facilities have system for access control, visitor management deployed throughout the property.
security systems grant access to individual based on their function at the workplace. Yan po yung uses o gamit ng ID badges. No? May mga certain areas lang sila na pwede nilang ma-access. But individual based po sa kanilang function sa kanilang workplace. Facilities may use ID badges or picture IDs for quick identification of personnel while providing the appropriate level of access control. Many badges or badge types work with proximity readers allowing individuals to use their badge as a key. No? Yan na po yung ginagamit ngayon. No? Tatap nyo lang, makaka-access ka na kung valid yung iyong ID badges. Tulad po sa mga transportation ngayon, no? MRT, LRT. Pag sinwipe mo yung card mo, kung yan eh, halimbawa may load, no? Hanggang maubos yung load mo, makaka-access ka. Depende kung one day mo lang gagamitin. So, yun po yung mga example. Sa ID badges naman, hanggat yan eh valid, at ikaw yung empleyado, may access ka ron. At ang management po, yung facilities ang may control dyan. Personnel identification. Identification of personnel by mere recognition is impossible for the gate guard. The most practical way is to issue identification card or badge that is easily recognizable but hard to duplicate. No? Kasi yung ID na pepeki na po ngayon yan. Pwedeng makakopya. Pero yung badge po, ID badge, hindi po sila makaka-access kung hindi po yan valid at hindi yan naka-registered. At ang totoo, mag-isang mga elevator ngayon, hindi lang po sa entrance nagagamit yung ID badge. Kahit po sa mga elevator, kung wala kang ID badge ay hindi ka makaka-access doon sa floor na gusto mo puntahan. Matatrap ka na po roon. Yan po ang importance ng ID badges or ID badge. At ang typical na example ay makikita nyo sa inyong mga screen. Now, in order to maintain the access controls, never allow individuals without appropriate identification into areas where you must use your card or key. No? Hindi natin i-allow kahit sino. Pag wala silang appropriate identification, now, what if meron nakalusot, no, nag-tailgating? Don't be confrontational or confront the person. Attempt to restrain the person physically. What will you do? Once inside, nakapasok na, immediately contact security or management personnel to explain the situation and describe the individual. No? Describe nyo, ano yung tsura, ano nakapasok, nakapantalong ba, nakapalda, nakashort, etc. Ganun. Anong t-shirt, anong buhok. So that the security will take action. Now, sa mga security naman natin, visitor identification control. Bakit mahalaga to? Security guards should establish the proper methods of establishing the authority for admission of visitors as well as the limitations. No? What will we do? Being a security practitioner, following are the recommended guidelines. Number one, before entry is made, a call to persons to be visited is made. No? Kung ako yung naka-duty sa lobby o sa entrance, bago ko papasukin yung tao, itatawag ko muna doon sa kanyang pupuntahan. Be-verify ko kung siya ba expected o talagang ilala nung taong pupuntahan. Number two, register in a visitor's log. Sa paglalag po, siguruhin natin, lalo na kung mga VIPs yung kanilang pupuntahan, completely nakasulat yung pangalan, contact number, at kung ano pa yung mga nakalagay doon. Kung hinihingi yung address, email, lahat yun, siguruhin natin na masasagutan nila. And number three, issue pass or badge. But of course, siyempre, hingin natin sila ng identification nila. Checkin natin kung valid ba yung mga sinusurrender, may picture, may address. Something like that.
Pag-expired, papalitan po natin yung expired. Kahit sabihin pa nila sila yun. Eh, pasensya na po. Paliwanag natin mabuti. Expired po kasi. At instruction po sa amin, dapat po namin tanggapin eh, yung valid. Pag sinabing valid, eh, hindi siya expired. Paliwanag po ba? Now, yung mga organic personnel o employees should be aware of their loyalty and devotion to report outsiders seen loitering in the premises. No, dapat nire-report nila yan. Security personnel should be informed of personnel rendering overtime work. So, nire-report natin yan, yung mga nagre-render ng overtime work. No, dapat meron tayong logbook dyan, nilalogbook natin. Countersigns, code words, and duress codes may be used in conjunction with the pass and identification procedures. So, may mga ibang company sa mga security, meron pong binibigay na countersigns, no? O, para masiguro nila na yung pinuntahan, eh, doon lang sila nagpunta at nakausap nila. Meron pong mga gate pass na binibigay. Kapag kasabay po yung bibigay ng mga visitors ID or badge, sabihin ng security natin, ma'am, pag galing po ninyo kay Mister o kay Mrs. ganoon, paki-countersigns po ito, papirmahan po sa kanya sa proof na nakausap po ninyo. So with that, na mo-monitor ng ating mga security na doon lang talaga nagpunta. At may mga color coding po ang ID, no, ng visitors. So that kung mapunta siya sa ibang lugar o area, may mga security tayo nakapost, may gaguide po sila. At the same time, napi-prevent natin na kung meron bang hindi magandang balak yung mga tao. Kapagkat by color coding, nalalaman natin kung saan lang sila allowed na lugar. Maliwanag po ba? At ang totoo, hindi lang po yung mga pass or badge system, no, ang forms ng identification. Meron din po yung mga visitors control, maging yung property movement control. May record po yan, may logbook. Vehicle control. Impact yung mga makabagong technology ngayon, pagpasok pa lang ng mga sasakyan. Sa mga mall, meron yan. Sa mga malalaking mga establishment. Pagpasok pa lang ng sasakyan, may camera nakatutok doon. So, pagpasok na, pipicturean na kagad yan. Automatic yun. Pati yung paglabas. Rear and front. Pati yung shipping niya and delivery, dapat na may control yan. May log sheet yan. At na i-document natin mabuti. Tulad ng nakikita nyo sa inyong monitor, yan po ang klase ng mga pag-identify ng mga nabanggit sa ibaba. Control. Is an act or process of regulating and directing a person, an object or activity. Scope of control. People, object, places, events. Kaya po tinawag na ODIC po. No? Sapagkat ang scope po ng ODIC, no? Yung people, object, places, and events. With that, I hope mayroon po tayong natutunan sa ating munting kalaman. Muli, maraming salamat po sa inyo at sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa ating mga sineshare dito po sa F. Santos featuring Munting Kalaman. At sana po ay patuloy ninyong i-like, subscribe, share ang ating mga videos pang mas marami po ang may matutunan sa mga kapatid natin sa security. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi sa ating lahat. Isang ligtas po na pagpapahinga, pagtulog. Muli, ito inyong F. Santos saying good night, everybody.